Ikapito ng Marso, Huwebes, pagkaraan ng Miyerkules ng Abo, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kailangang magtiis ng marami ang anak ng tao. Itatakwil nga siya ng mga matatanda ng bayan, ng mga punong pari at ng mga guro ng batas. Papatayin siya at muling babangon sa ikatlong araw." Sinabi naman ni Jesus sa lahat, "Kung may gustong sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus araw-araw para sumunod sa akin. Sapagkat ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawalan nito, at ang mawawalan nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Ano ang pakinabang ng tao? Tubuin man niya ang buong daigdig at mawawala naman o mapapahamak ang kanyang sarili." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, ang naghahangad na magligtas ng kanyang sarili ay mawawala nito, at ang mawawala nito alang-alang sa akin ay siyang makapagliligtas nito. Buhay ang tinutukoy dito na sarili. Sa makatwid, ang ibig sabihin ni Jesus, kung sino ang maghahangad na iligtas ang kanyang buhay ay siyang mawawalan ng buhay. Pero hindi rin naman pisikal na buhay ang tinutukoy niya dito, kundi ang kabuluhan ng buhay. Kung ganon, sino mang sariling kapakanan lang ang aatupagin, o sariling kasiyahan o pakinabang lang ang tanging pinahahalagahan, ay walang kabuluhan ang kanyang buhay dito sa mundo. Ang kabuluhan ng buhay ay maging maligaya, at walang taong tunay na maligaya kung sarili lang niya ang mahalaga sa kanya. Sa madaling salita, buhay nga siya, pero walang kabuluhan ang kanyang buhay. Sa kabilang banda, ang taong tunay na maligaya ay yun namang nakapagpapaligaya ng buhay ng iba, o nakapagpapagaan, o nakapagpapaginhawa ng buhay ng iba, kahit na manghuhulugan ito na siya naman ang maabala, mahirapan, o masaktan. Sa madaling salita, siya ang tunay na makabuluhan ang buhay. Siya ang tunay na may buhay ang buhay. Pagsasagawa, tuparin mo ang kanyang mga utos at mabubuhay ka at dadami at pagpapalain ka ni Yahweh iyong Diyos.